Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras 6:03. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. Dos por dos. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por dos. Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por dos. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na dos por dos. Hindi nagustuhan. Hindi po nagustuhan ng China ang pagbati ni Pangulong Bongbong Marcos sa nanalong kandidato sa pagkapresidente ng Taiwan. May inasamaan ng Beijing ang congratulatory message ni Marcos kay President-elect Lai Ching-te at ipinatawag ang ambassador ng Pilipinas kasabay ang babala na not to play with fire. Obo. Wag maglaro ng apoy. Parang ganoon eh. Si Kuya Angel. Sa bagay. Ganito ito na rin yung nabanggit natin kahapon, kumbatsero, di ba? Nung mabasa natin yung balitang bumati ang pangulo ng Pilipinas. Sinabi po ni ni Mao Ning. Di ba basketball player ito? Hindi. Dating nagluluto na siopaw dyan. Ayon po kay Mao Ning, tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry, itinuturing nilang seryosong paglabag sa One China policy sa political commitments ng Pilipinas at pagpapakita ng walang pakundangang pakikialam sa international sa internal affairs ng China ang pagbating ito ni BBM ni Pangulong Bongbong Marcos kay Lai. To the rescue naman ng DFA at ipinagtanggol ang pangulo sa pagsasabing sumusunod ang Pilipinas sa One China policy. At ang pagbati nito ay pagpapakita lamang ng pasasalamat sa Taiwan. Yun. Sa pagtanggap nito sa OFW sa kanilang teritoryo. Issue ng bayan, katotohanan. Dos por dos. Dos. Pag maitim ang balat, magtago ka na. Dos por dos. Si Jerry at si Anthony, narito na. Dos por dos. Maniwala ka, dos por dos. Hataw ng gusto tol, umasa ka, dos por dos. Dos por dos. Hi, hi, hi. Maganda morning. Lamig, ano, lamig. Makauwi muna kaya. Wag. Uwi na ako. Giniginaw ka ba? Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? Kayo ba'y apektado ng lamig ng panahon at nawawala ng boses? Ba'y minamalat? Iba talaga yung mukhang hindi ka sanay, kumbatsero. Hindi ka sanay. Hindi ako pwede sa inyo sa Amerika. Wala talaga, hindi ka po pwede. Eh, hindi na kita isasama. Oo nga. Baka lalo lang sumama ang boses mo. Di ba, paring Ray? Tagaytay lang yan, ha? Tagaytay lang. Tagaytay pa lang to. Eh, ikaw pa naman kasi, nasa Tagaytay ka na. Naghubad ka pa. Para bagang sinusubukan mo pa ang lamig ng panahon.
Oo nga eh. Ang tingin ko, nung naghubad ako, nung pinanggigilan ako ni Mrs., doon ako nadali. Patay kang bata ka. Oo, tapos nabugahan ng hangin ng Tagaytay, hangin. Ang likod. Tapos nako, umambon kong batsyero eh. Ayun, ako, yun ang matindi ron. Nadali ako. Akala ko tuloy eh... Kaboses mo na sino yan? Si Inday Badiday. Si Mauning. Si Mauning. Ito. As what we expected, kumbadyero. Itong violent reaction. Pwede natin masabing violent reaction ito ng China sa naging pagbati ng Pilipinas sa nanalo. Kahit na ito'y ano pa lang ha. Ano ba tawag doon? President-elect. Hindi pa umuupo, hindi pa nanunungkulan. At may nakaupo pang president. Kailan kaya mag-assume sa office ito? Mga ilang buwan pa siguro. Malamang, in a few months, may transition yan. Ganun ho katindi ang reaction ng China sa pagkapanalo ng sa pagbati lang ito. Parabagang ano lang eh, parang sa social media lang yan eh. Nakita ni like. Ba't mo nilike yan? Tama. Ha? Ba't mo nilike yan? Parang mag-asawa. Parang mag-asawa lang yan eh. Ba't like ka ng like sa mga post nun? Ha? Tapos yung post ko, hindi mo pinapansin. Sounds family, ha? Mami Sel, magandang morning. Ha? Ha? Like ka ng like dyan. Dahil ba sa pasayaw-sayaw yan? Naka-follow ka pa sa TikTok niyan. At lagi mong pinapanood ang TikTok niyan. Bakit ba? Dahil sa panayang sayaw at panayang pakita ng puwet? Malamang. Yan nga pala, merong leksyon sa ganyan na kumbatero. Tungkol sa pagsasayaw, ano? Pagsasayaw na nag-uudyok ng kalaswaan, na parang nag-uudyok na gumawa ng kasamaan ang makakapanood niyan. Meron palang ganun sa Biblia. Kaya, ewan ko ba, ba't naman gustong-gusto ng marami yung ganun, ano? Parang inaakit. Parang nangaakit eh. Sa bagay, nangaakit. Naaakit nga. Pinapanood eh. Pinanood ko nga eh. Tingnan mo na. Kaya nga, napagalitan ako. Ayun, parang ganun lang din ho yan eh, di ba? Kayo sa mga inyong mga bahay, naka-follow. Tapos tuwing, alam ba, sa Instagram. Di ba, sa Instagram, nakalagay doon kung ilan yung mga... likes, halimbawa 357 likes. Halimbawa, Anthony Taverna and 356 others like this. Nakalagay pa yung pangalan mo. Magkaibigan. Lalo na kung ikaw kayo magkaibigan o friends doon sa IG na yon, makikita niya. Oba, Morning, Eli Saludar. Malimit kumakita si Eli Saludar. Si Eli Saludar. Si Bernard. Bernard. Laging nakalike sa mga ganun. Ano? Naalala ko dati yung mga post ni Aubrey Miles. Wala pero parang wala na ngayon ano. Wala ngayon. Pero na nakikita. Si Aubrey, hindi, medyo parang matanda na si Aubrey Miles ngayon kumpara sa iba. Dahil maraming bago. Maraming bago. Iyon na nga, ayun oh. Ayun nakalagay 'yon. Nakalagay. Pag nakita ni Elisador, Saludar and 357 others like others. This post. Parang ganun. So nakabandera lagi ang pangalan. But like ka nang like dito. Ayan. Parang ganun ho itong nangyari sa ginawa ng China. Bakit bumati ka? Nakibati-bati ka. Tingnan mo, tayo ang Pilipinas naman eh parang inosente lang na bumati. Palabati naman talaga palabati mga naman Pilipino. Ng mga Pilipino. Pero yan pala hindi nagustuhan ho ng China. At ito raw pong si Assistant Minister Nongnong. Sino? Nongnong. Nongnong si, Manong lang to. Nong. Nongrong pala. Nongrong. Ipinatawag nga daw po ang ambassador ng Pilipinas sa China to make solemn representations and urge the Philippines to side Philippine side to give the Chinese side a responsible explanation. Aba, kaya pala tinatawag si ambassador. The Chinese side is strongly dissatisfied. Yun, hindi nasisiyahan. And resolutely opposes Marcos' remarks.
sabi daw po nitong itong mga taga China na to. Foreign Ministry ng China. Nako. Eh pwede naman sabihin ng meron ni Ambassador Flor Cruz ang ganito. Eh kami talaga mga Pilipino, palabate. Palabate, oo. Palabate. Eh meron yung nanalo ng kanyan, bato-bato pick, binati namin eh. So, sino nanalo sa bato-bato? Yun lang, ganun talaga. Palabati talaga kami. At kung hindi ako nagkakamali, kumbansyero, bago binati ng Pangulo yan, eh naglabas muna ng isang pagkaganda-gandang statement ang Malacanang na nagsasabing kinikilala ng Pilipinas ang One China Policy. Ang ganda, ganda ng hanay. Ang ganda ng hanay nun eh, di ba? Tsaka natin, tsaka binate ng ganun. Parang naiinis lang. Ay nako, talagang ganyan. Kaya yung pagbati-bati, akala natin minsan eh, Wala lang. Eh, yung pala eh, may mga... May mga sensitive eh. May mga sensitive, may naiirita, may nagagalit, may napipikon. Samantalang yung bumabati naman ay ano lang. Wala talaga, naman yun eh. Nasisiyahan lang at gusto lang masiyahan. Eh sa bagay, maski sa, balik tayo sa Biblia, kumbatsyero. Kapag ang isang taong... lumalaban sa Diyos. Lumalaban kay Kristo, sa Panginoong Hesukristo at sa Panginoong Diyos. Eh binati mo. At sinabi mong good luck. Nako, kasama ka na ron. Kalabang ka na. Kalabang ka na. Oh, nasa Biblia ho 'yun. Totoo. Sa maniwalat hindi kayo. Na kapag sinabi mong yung sinabi mong sana'y dumami pa ang lahi mo, binati mo ng ganun, good luck, God bless you. Nako. Pati ikaw, magiging kalaban na. Nasa Biblia ho yan. Kaya dapat pala talaga nag-iingat tayo sa pagbati-bati, kumbatsyero. Pinapati nga po pala natin. Nang happy birthday si Janice. Si Janice. Si Janice Taberna. Ang anak ni Janice. Mo, saka yung anak ni Janice. At meron lang, bago lang tayo magpatuloy, kumbatsyero, meron lang pinababasa sa atin dito. Ganito, may kopya ka ba? Ito. Partner, nabalitaan mo ba na may aabangan daw sa Manila Broadcasting Company? Oo nga daw eh. Excited na nga ako. Pero bakit parang secret muna? Eh, secret pa talaga. Ha? Secret pa talaga. Secret? Secret pa. Secret pa ba? Ano ba yan? Kaya nga, sama-sama tayong Pilipino. Dapat tumutok sa DCRH. Sa DCRH lang ba? Hindi, sa DCRH TV. Oo nga pala. Yes, saan pa? Yes, the best. Ah, pati sa FM. Oo, Love Radio. Saan pa? At Easy Rock. Uyo. Para sa mga clue tungkol sa malaking balita na to. Ayo. Ande, may karugtong pa pala. Hi, naku. Hi, naku. Hindi. Hi, naku. Ah? Hay nako. Hindi ito fake news ha. Basta MBC siguradong malaking balita to. Take 2 nga tayo. Ulitin nga natin. Ulitin nga natin sandali. Mukhang good news yata ito eh. Good news eh. Ito. Ayan. Kumbatsyero. Nabalitaan mo na ba na may aabangan daw sa Manila Broadcasting Company? Oo nga daw eh. Excited na nga ako. Yun! Pero parang secret muna eh. Secret pa talaga, kumbatsyero. Kaya nga, sama-sama tayong Pilipino na dapat tumutok sa DZRH. DZRH TV. Yes, the best! Love Radio at Easy Rock! Para sa mga clue tungkol sa malaking balitang ito. Ay nako, hindi ito fake news ha. Mm-hmm. Basta MBC, sigurado, malaking balita ito. Yun. Eh, saan ka pa? Sa nangungunang istasyon ng radyo sa Pilipinas, DZRH. Yuhuu! Ang mga kumbatsyero ng bayan, Katunying at Kajerry. Dos por dos. ACS Balita, susunod na! This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. EO Executive Optical.
tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja. Dos por dos! Dos por dos! Alas 6:24. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas, hanggang kaming Dalawan, basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem, Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Miyerkules, at 17 ng Enero 2024. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Proyektong pabahay sa mga nagbalik loob sa pamahalaan, inilunsad sa lalawigan ng Quezon. Focus at index crimes bumaba sa unang 11 araw ng 2024. Pasahe sa eroplano bababa sa susunod na buwan. Mga magsasakang nalugi sa oversupply, walang makuhang tulong pinansyal mula sa Department of Agriculture. 30% ng agricultural products sa bansa nasasayang lang dahil sa mabagal na logistics system. At rescue operations inilunsad sa ilang lugar sa Davao Region na nakakaranas ng malawakang pagbaha dulot ng shear line. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Sa ngalan ho ni Anthony Taberna, ako po Giselle Rico Fort. At ito po si Jerry Baja. At ito ang ACS Balita. Sa atin muna ang good news. ACS Good News. Inilunsad ni Quezon Governor Helen Tan ang Balikatan Village o bahay at lingap sa mga kababayang nagbalik loob sa pamahalaan sa Barangay Pamplona, General Nacar. Ito ay bilang pagsuporta at pagdugo ng gobernadora sa mga kababayang gustong talikuran ng karahasan at magbagong buhay. Pinasinayaan na ni Governor Tan ang Bayanihan Village na itatayo sa 1 hektaryang loteng pinahiram ng pamahalaang bayan ng General Nacar sa loob ng 5 dekada sa bisa ng usufruct agreement sa pagitan ng dalawang lokal na pamahalaan. Ang nasabing housing project ng provincial government ay itatayo sa pagtutulungan ng iba't ibang ahensya at pribadong individual kabilang ang DOLE, AFP, DILG at pamahalaang bayan ng General Nacar. Sinabi ni Governor Tan na layunin ng proyekto na mapatunayan sa mga kababayang nagbabalik loob na hindi sila nagkamali ng desisyon kung kaya't siniguro niyang maibigay ang mga pangunahing pangangailangan sa mga ito sa pamamagitan ng pagtutulungan. Sa isa pa nating good news, ibinida ho ng PNP na bumaba ng 37.32% ang focus crime sa unang 11 araw ng kasalukuyang taon. Ayon kay PNP Chief Benjamin Acorda Jr., bumaba sa 759 ang focus crime mula Enero 1 hanggang Enero 11 ngayong taon. Kasabay ho nito, pinuri ho ng top cop ang kanyang mga tauhan kasunod ng pagkilala sa Pilipinas bilang 3rd pinakaligtas na bansa sa buong Southeast Asia region. Alas 6:28 ang ating oras, naimbag na bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. Ito pa isang good news, Giselle. Bababa ang pamasahe sa eroplano sa susunod na buwan dahil sa taas tapyas presyo sa fuel surcharge.
May naka-schedule ka bang biyahe? Wala naman. Pero marami sa ating mga kababayan ang maghahabol sa Sabor, ka Jerry. Oo, pwede na nga, ano? Pwede na. Maganda yung mag-book ng... Mas maaga. Para mas nakakatipid. Inanunsyo po ng Civil Aeronautics Board na ibababa nila sa Level 5 ang fuel surcharge sa Pebrero mula sa kasalukuyang Level 6. Ibig sabihin... maglalaro na lang sa 151 hanggang 543. Apo, tingnan mo nga naman, naglaro pa, no? 151 hanggang 543 ang babayarang fuel surcharge para sa domestic flights sa habang 498 hanggang sa 3,700 plus para naman sa international trips. Kasunod dito ng 28% ang pagbaba sa presyo ng jet fuel na nasa $106.78 kada bariles ngayon. Wala naman hong ibibigay na ayuda ang gobyerno sa mga magsasakang nalugi dahil sa oversupply ng mga gulay. Inamin ho ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, walang pondo pang ayuda ang pamahalaan at kaya lang ng ahensya na bigyan sila ng binhi, abono at iba pang tulong. 30% ng mga agricultural products sa bansa ang nasasayang lang dahil sa pangit na logistics system sa food supply chain. Ito na 'yung sinasabi natin noon pa. Mabuti naman at napagtanto na nila ito. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., 450,000 tons o 12 hanggang 15% ang nasasayang na bigas at mais kada taon, habang 10 to 15% naman sa mga gulay at high value crops gaya ng mga prutas dahil nga sa problema sa logistics. Naglunsad naman ang rescue operation ng mga otoridad sa ilang lugar sa Davao Region. Makaraang umabot sa rooftop level ang bahang dulot ng shoreline. Antindi dyan, ano? Kawawa ang ating mga kababayan sa Davao de Oro. Umabot sa bubong ng bahay ang baha, partikular sa Purok 9, Barangay Poblasyon, dahil sa naranasang malakas na ulan. Sa report ho ng 11th Regional Community Group, Reserve Command ng Philippine Army, higit 150 pamilya ang nilikas mula sa Purok 6, 7, 5 at Purok 8 sa Barangay Magading. Sa Compostela, 2 sanggol, 1 minor de edad at 2 may sakit ang kabilang ho sa mga nailigtas. Sa Davao Oriental, halos 240 katao o katumbas ho ito ng 68 pamilya ang inilikas naman sa kani-kanilang mga tahanan. Alas 6.32 ang ating oras. Mayang buntag ka ninyong tanan, mga Bisaya, mata na maudiha. Gising na ba kayo? Kaugnay ng balitang yan, Giselle. Nasa linya natin ang Regional Director, Region 11, ng Office of the Civil Defense, si Director Ednar Dayang Hirang. Director, magandang morning. Good morning, sir. Good morning, Giselle. And, si Ka Jerry po ito. Jerry, apo, good morning. Apo, good morning. Makikibalita po kami. Grabe yung ulan na yan. Ha? Walang bagyo dyan sa lugar na yan sa parting yan ng Mindanao. Shear line daw ito. Pero grabe ang ulan na ibinuhos dyan sa Davao area na yan, sir. Okay. O nga, Ka Jerry, kasi yung situation ng Davao Oriental is facing the Pacific Ocean. Mm-hmm. No? Siyempre doon nang gagaling yung mainit na tub na hangin na sinasabi ng pag-asa. At dito naman sa northeastern part is yung malamig na hangin na tinatawag na amihan. Mm-hmm. So you expect siyempre evaporation from the Pacific Ocean meet the cold air. Mm-hmm. Galing sa northern part of the Philippines. Ayun, mag-create nga ng mga cloud formation and ultimately doon bumagsak sa dalawang probinsya ng Davao, mm-hmm. Davao de Oro at Davao Oriental. So shear line daw ang tawag doon. Shear line, opo. Kayo po ba andyan mismo? Andyan sa Davao area kayo, sir, director? Opo, ako po ay pinanganak sa Davao Oriental, mm-hmm. at dito na lumaki rin sa Davao City. Ang bahay ko Davao City. Davao City. Sa ngayon po ay umuulan pa rin ba diyan hanggang ngayon? Pakunti-kunti na lang. Kunti na lang. Mga early warning systems natin, yung mga river
webcams natin na nagpapakita na bumababa na yung tubig. Mabuti naman. Kaya kinansel na rin ng PAGASA yung orange warning nila. But of course, tuloy-tuloy kasi yung weather systems natin, yung northeasterly winds, yung mainit na hangin galing sa Pacific Ocean. So, we expect these things to continue, and maganda sa atin, yung gobyerno natin ngayon, marami mga devices that can monitor. So, people at the community level are able to hear and understand yung mga advices at marami ay kusang loob nag-evacuate. Yung ayaw talaga mag-evacuate ay talagang preemptive evacuation by our local government. Ako naman at the regional level ay monitor all municipalities, provinces, Philippine Army, yung ginagawa nila, yung responses, and sinakita ko, I think government has done so much in the preparation, capacity building of our local government units. At kikita mo talagang nag-a-action sila at pupunta, lumulusong sa tubig at kinukuha yung mga talaga. Sa ngayon, Director, ano pang mga lugar ang lubog pa rin sa baha? Halos kumpawala na, no? But knee-deep, mga ganun. Iba, bumabalik na from evacuation center to their areas. At ang government naman is now able to provide the necessary food assistance. For example, as of now, Kajeri, mga almost 400,000 na yung naibigay ng mga food packs at other rice assistance sa mga tao. Mayroon lang sa municipality of Caraga, yung nasirang tulay, hindi sila makakross. So, doon sa isang barangay sila dinadaan yung pagkain. So, they have to go up a little bit in another purok para magtanggap nila ang mga assistance natin. Director Dayang Hirang, gaano naman ho karami yung mga kababayan natin na apektado, yung kailangan hong ilikas ng ating mga otoridad? Yung kailangan ilikas, wala na ho. Nalikas na at iba bumabalik na. Yung iba na doon pa rin sa kanilang evacuation center. Sa suma total ho, gaano ho karami yung mga apektadong residente? 2,212 persons po. Marami rin. 46 families are staying inside the evacuation center. So sa evacuation center po, Davao de Oro ang pinakamarami, sunod Davao Occidental and Davao Oriental. Yun po ang report natin as of today po, yung official report ng Office of Civil Defense. Opo. 11 po. Opo, dyan sa tatlong Davao provinces na yan, Director, ano yung hardest hit, yung may pinakamalaking pinsala nitong shear line? Based sa data natin ngayon, it's sa Davao de Oro po. Davao de Oro. Davao de Oro, yung kabihoyan ng Davao del Norte at the eastern part is sa Davao Oriental po. Siya ang pinaka hardest hit. Pero sa infrastructure, it has to be, kasi nag-conduct sila kahapon nung tinatawag nating rapid disaster needs assessment. I monitored all the mayors, kausap ko, disaster officers. They were preparing, they were moving out to assess actual damages. Opo. Dito na natin makikita ngayon po ngayon. Pa lang. Yung mga pangangailangan at ano yung mga initial, tawag natin, early recovery initiatives po. Tama para po sa mga communities. Then it will be followed by post-disaster needs assessment. Yun pang matagalan na mga solutions. Opo, so we opo. Have a system based on the Republic Act 10121 ng ating national government, and we are following it dito at the regional levels. Kami mga directors, we are mandated, yung lead to lead the Davaoenos, 5 million Davaoenos towards disaster resilience. Yun po ang aming task, but we respect so much local government authorities, yung kanilang pag-declare ng mga no classes, no work, yung kanilang pag-dispatch ng mga responders. I see it, I monitor them, I talk to them, and they are all on the ground po. Opo, opo. So may mga reported casualties ba tayo dyan sa nangyaring yan, Director? So far, zero po. So far, ayun, zero. Very good. Yung disaster nga, we have to understand it, na yung preemptive evacuation. Yun ang importante. Preemptive evacuation. Opo. Kasi yun yung tinatawag ng to prevent and mitigate. No? At saka, available early warning. That is good. Importante, umabot sa kanila at 90. So, in order to reach that level na maintindihan nila yung mga warnings, yung mga sinasabi natin, capacity, training, then information system,
Kaya nga ngayon ako, Kajeri, I'm now drafting indigenous languages ng mga disaster messages, no? Oo, kasi mas maganda 'yon. Oo. Para maintindihan kaagad, ano? Kung Bisaya naman maintindihan nila, pero hindi po sa puso. Mm-hmm. Pero kung katutubong lingwahe, maintindihan at pupunta sa puso at maaangkinin nila yung mga messages na kanila. Diyan po ba sa Davao provinces na yan, Director, ilang mga lingwahe ang meron dyan? Dito, at least 20 o 30 languages. Ang dami pala, yung, no? Hindi lang, hindi lang Bisaya. Di ba, ang Bisaya, tatlo yan. May Waray, may Cebuano, may Ilonggo. Di ba? Ang katutubo po, sa buong Pilipinas, 110. Oo, sa lahat. Oo. Tapos, 13 ang Islamized. Mm-hmm. Islamized lang dati, 110. But of course, may mga majority. Uh-huh. For example, if you talk of territory of Davao Oriental, you are Mandaya. If you talk of Davao de Oro, it's may counting Mandaya, Mandaka. Mm-hmm. If you talk of Davao Occidental, yung mga Blaan naman. No? Oh, dito naman sa Davao City, Bagobo. Then you have Atamanobo, mm-hmm. and iba-iba. No? Katotohanan. Pero halos hawig din ho ba yan yung mga lingwahe nila na yan? Merong similar. May similarity. Example, Mandaya, Mansaka, Kalagan, yung mm-hmm. Islamized. No? Mm-hmm. They have similarities. No? But ang karamihan talaga, kakaiba talaga ang mga lingwahe. Well, naitanong ko lang ho yan, parang Giselle, dagdag mm-hmm. kaalaman natin yung dami ng mga lingwahe. Sir, dayang hirang sir, I understand sir na binanggit ninyo na ngayon palang magsisimula ho yung assessment, pero may mga natanggap na ho ba kayo ng mga paunang ulat kaugnay ho ng mga lokal natin mga magsasaka na apektado ho yung kanilang kabuhayan dito ho sa yes. malawakang pagbaha sa Davao Region? Okay, natanggap natin yung mga kabuhayan ng mga difficulties nila, but in terms of numbers and in terms of assistance na ibigay natin, it has yet to come, especially sa agricultural. Kasi inuuna natin yung response kasi natin is food items, no? Mm-hmm. Then yung mga gamit din ng mga non-food items. Yung mga agricultural, nasa page na yan ng early recovery natin. So magtatawag ako ng early recovery cluster meeting dito sa regional level, all 44 agencies kasi under me, the national mm-hmm. agencies at the region. So, magme-meeting kami, when we get the our DANA report, then we can assess which one to give, saan ibibigay, gaano karami, mm-hmm. at ang infrastructure committee natin, anong gagawin para ma-recover, ultimately, early recovery ng ating mga kasamahan sa ground. Opo. Jerry, gusto ko lang ma-relate din sa inyo. Go ahead pa. No? This is already, this is my fifth month in the job. No? Mm-hmm. Panglimang buwan ko lang dito. So, ang aking sense is, we have to look at the medium and long-term solutions to the problems. Kasi, mm-hmm. bumabalik-balik yung problema. Mm-hmm. Sorry, sa talaga. Baha, nandoon pa rin yung mga tao nakatira. Tatamaan sila. Nasunod na baha, sila pa rin tatamaan. Ang problema yan, katulad din ho ng problema sa iba pang parte ng Pilipinas. Lalo na, kahit nga dito sa Metro Manila. Last na lang, Director. So, may wala pang pasok ngayon sa Davao Provinces? Wala pang nag-terminate ng class suspension o work suspension. Wala pang nag-terminate. Walang announcement. Kasi yung announcement came yesterday na walang mga pasok. Pero yung termination, inantay din natin yung mga nasasabihin nilang may pasok na. Wala pa. Mga mayor natin. No? Ayun. Okay. Director, maraming salamat. Magandang morning. Maraming salamat, sir. Good morning po. Si Ednar, si Director Ednar Dayangrirang, ang Region 11 Director ng Office of the Civil Defense. Susunod! Si ano ba ang say ni Senator Robin Padilla? Siya ang chairman ng Senate Committee on Constitutional Amendments. Pero parang naitsapera siya. Yan! Di ba pa ang mga nagbabagang balita? Sa pagpapatuloy ng... CS Balita! Alas 6:43! Ang balita...
Walang balitang makakaligtas. Walang balitang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. Maker ng world-class quality pride detergent. Hi, hi, hi! Magandang morning! Anong araw ba today, mga kumbatsyero? Today is Laundry Day, Friday! Yoo-hoo! At pag Laundry Day, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula, kaya tanggal ang makapit, madigit at malubit na damit man siya, kaya easy ang labad, ha? Ah, kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. ACS Balita! Alas 6.48 ang ating oras, tuloy ang ACS Balita. Para kay Senator Robin Padilla, good news! Good news sa bansa, ang pagsayaw ng tsa-tsa ng Senado. Umaasa ang Chairman ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes na lalong sisigla ang ekonomiya at giginawa ang buhay ng mga Pilipino dahil sa charter change. Hindi raw nawawala kundi na misplace lamang ang mga case folder ng mga pulis na iniimbestigahan sa National Capital Region. Ito ho ang nilinaw ni Police Colonel Jean Pajardo, tagapagsalita ng PNP matapos lumabas ang report tungkol sa pagkawala ng mga case folder ng mga pulis na nakadestino sa Capital Region na sangkot... Na misplace. Eh kasi daw, inilipat daw yung mga tauhan na nagmumonitor. Ayun. Yung kaya nakita na raw ba? Nakita na raw. Tuloy. All accounted for na raw. So walang okay. Nawala na case folder. Hindi na upuan, ha? Hindi na upuan. At aminado naman si Colonel Pajardo na naantala yung implementasyon ng mga naresolba ng kaso dahil ho sa insidente. Yun hong mga iniimbestigahan na pulis eh sangkot sa iba't ibang kontrobersiya kabilang na ang illegal na droga. May sasabihin ba si Colonel Jean Pardo? Wala na. Tapos na. Akala ko. Akala ko may sasabihin pa eh. Idineklara ng Department of Health na contained na ang gastroenteritis outbreak sa Baguio City halos isang linggo matapos sumipa ang sakit na ito. Ayon kay Health Undersecretary Eric Tayag, kumonti na ang mga pasyente ang na-hospital sa diarrhea at wala namang naitalang nasawi. Ayun. So, good news sa mga taga Baguio, okay na kayo tiyan. O yung mga turista daw na na-ospital dahil daw sa gastro, libre ng lokal na pamahalaan. Good news pa rin yan. Mm-hmm. O tama. Oh, dahil nga ang nagka-problema pala talaga, yung tubig nila. Yung tubig, kontaminado. Yun. Samantala, ipinababasura ho ng DOTR at ng LTFRB sa Korte Suprema ang petisyon kontra PUB Modernization Program. Sa 65 pahim ng komento, ipinunto ho ng dalawang kagawaran sa pamamagitan ng Office of the Solicitor General na walang merito ang petisyon ng grupong Piston. Sinimula na ng Department of Education ang consultation kaugnay ng panukalang ibalik na ang klase sa old calendar. Panginoong kong buhay ito, wala na tayong ginawa, no? Ang daming problema. Ang dami. Dati, ba't nga ba inilipat ito dati? Dahil sa madalas sobrang daw. Sobrang init. Maraming nahihimata. Ah, hindi. Alam ko kung bakit lumutang yung panukala dahil maraming estudyante yung nahihimatay noon sa sobrang init. Sa sobrang init. Hindi, dahil ngayon. Kaya ibabalik ulit sa June. Dati naman ang problema, ang sinasabi, ulan ng panayang bagyo. Nako, wala na tayong malugaran. Para daw ano? Mas marami silang time na mas makasama yung kanilang mga pamilya. Pero ang daming problema ng Pilipinas. Kung ano-anong naiisip. Ayun, pabago-bago tayo ng calendar year. Ayan, iniasahan daw na ang school year ay magsisimula, babalik na sa Hunyo hanggang Marso. Ayon sa Teachers Dignity Coalition, nagkaroon na ng konsultasyon ang Central Office ng DepEd sa grupo ng mga estudyante, magulang at guro at ilang stakeholder.
Patay naman ang isang job order employee ng Kalbaga Samar matapos na manlaban sa drug bypass operation. Dead on the spot ho ang high value target na kinilalang si Jovito Hernandez alias Oming matapos na kumasa sa mga pulis nang matunugan ng pulis ang kanyang mga katransaksyon. May 100% taas sa kontribusyon ng mga miyembro ng Pag-ibig simula sa susunod na buwan. Ayon kay Pag-ibig CEO Marlene Acosta, magiging 200 pesos na ang kontribusyon ng bawat miyembro mula sa kasalukuyang 100 pesos. 200 din na anya ang sasagutin ng mga employers kaya papalo sa 400 ang monthly contributions sa simula sa Pebrero. Sinabi ni Acosta na layo ng contribution hike na itaas ang short-term loans at ipon ng mga miyembro kapag nagretiro na sila at maipagpatuloy ang mababang interest sa pabahay. Nagatid po ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ako naman ho, Giselle Ricofort. Kasama ang 2x2, Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Kumbachero, ay pakihanap nyo si Kumbachero. Giselle, pakihanap mo nga si Kumbachero. Mukhang namasyal muna dito sa paligid ng CCP. Nagpahangin. Baka lalong sumama boses mo, Kumbachero. Huwag mong sundan si Romel. Si Romel, ang layo na nararating nun. Pag yun ay nagpapahangin dito sa paligid ng CCP, ha? Diba? Si Romel, puertes natin. Ang layo ng nararating yan. Baka sinundan ni Kumbachero, ha? Baka hindi makabalik. Ang mga Kumbachero ng bayan, Katunying at Kajerry. 2x2. 4-8. Number 1. KBP Oras. Kapopoy, alas 7:02 ng umaga. Katunying at Kajerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Ready na ba kayo sa Friday and Saturday? Sa mga nakakakilala sa Coldplay, alam nila yan. Alam na alam nila yan dahil pagka-post na pagka-post pa lang, Greg. Sold out kagad ang ticket dyan sa Philippine Arena. Kaya doon sa mga wala hong iba namang pupuntahan, iwas-iwasan nyo muna ang NLEX sa Friday afternoon tsaka sa Saturday para maging maluwag ang daloy ng traffic dyan papunta sa concert ng Coldplay. Kaya naman, baka may mga ticket pa dyan. Ito ho, hinahanap natin hanggang ngayon ay ano ba ang sabi ng Office of Mother? Ano ba ang sabi ng opisina ni Congressman Paulo Duterte tungkol dito sa mga kumakalat sa iba't ibang GC group chat? Ay si Sherwin pala. Ano sabi? Ano sabi ng office ni Kong Pulong? Wala pa rin reply. Para ho masagot itong kumakalat sa mga iba't ibang sabi nga natin baka ito'y paninira lang sa kanila Baka part na naman ng kung ano-anong alam niyo na sa panahong ito ng matinding politika, hindi lang chacha kundi kung ano-anong mga siraan, punahan, paglabasan ng baho at kung ano-ano andyan ang ano. Kaya gusto nating malinawan kung totoo na ganun kalaki ang nailaan na pondo o nai-allocate na pondo sa kanyang distrito
nung huling tatlong taon ng panunungkulan ng Duterte administration. Ang nakuha natin so far ay mula sa DPWH, ang dito yung top ilan ere? Top 20 congressmen na may pinakamalaking allocation na nakuha mula noong 2020, 2021 hanggang 2022. Hanggang 2023 pala ito. Oo. Ilan ba 'yan? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Oo, nasa 17 ere. By the billions. Talagang Secretary Amina Pangandaman ng Department of Budget and Management. Totoo ba ito na talagang ganito na ang kalakaran sa pork barrel? Ayaw nilang tawagin pork barrel. Sa allocation ng mga congressmen, by the billions na. Oo, at dito may ito. Dito lang sa nasa listahan ko na top 20. Abi, parang ubos na kaagad ang national budget ah, sa laki. Sa laki ho nito. Oo. Ito ho, galing ho ito sa DPWH pa lang ito. Wala pa yung ibang allocation ng mga congressman mula sa ibang mga opisina, halimbawa sa yung mga pinamimigay nilang tulong, ano ba, DSWD, pinamimigay nilang ano ba tawag doon, yung para sa mga na-ospital, mga gastos, yung sa medical assistance, di ba? May mga ang mga mabatas natin merong mga allocation diyan, kaya may mga pumupunta sa kanila, hihingi ng guarantee letter para dadalhin sa ospital, lalo na sa mga government hospitals. Meron ganun ang mga senador at mga kongresista. Bukod pa 'yan, dito ho sa record ng galing sa DPWH. Abay, kung pulong, parang ang totoo ano. Ito sa 2020, merong 13.7 ang first district ng Davao. 2021 ay merong magkano ere? 13.7, yung sumunod na taon 2021 25 billion, at ang 2022, oh, ito na yung huling term ng ni Pangulong Digong, 13 billion. Oo, diyan sa first district ng Davao. Tinitingnan ko dito kung ano yung sumusunod. Ang sumusunod na pinakamalaki ay San Bayre. Bukidnon. Sa lugar nila Senate President Zubiri. Sa ano? Oo nga, Bukidnon. Nasa 5 billion plus do sa 2021 GAA. Ito pa ang 5 billion sa Davao din, second district Davao. Ganun na pala talaga. Ganun na pala talaga ho kalalaki, kaya't inaalam natin. Ah, hindi, pati ang ano, pati ang Taguig Pateros. Term ito ni ano yun, di ba? Yung huling ito yung term ni nung maging speaker si Congressman Speaker Alan Peter Cayetano. Oo, tinututukan ho natin ito at makita rin ninyo, malaman din ninyo kung magkano ang naging allocation ng sa bawat taon ng budget sa inyong distrito, at kung nakita nyo ba at nagamit ba sa inyong distrito ang pagkalalaking pondong ito. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, Dos por Dos! Dos por Dos! Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. NBC
DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Alas 7:10. Champion, gawang pearl. Bagong-bago, balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Mainit nagbabaga live na live sa DZRH Radio, DZRH TV, DZRH Digital, Nationwide, Worldwide, at Netwide. DZRH, pangunahing balita. Araw ng Miyerkules, at 17 ng Enero 2024. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Ginang na bagong panganak, sinorpresa ni Mister ng Money Bouquet. Higit 640 milyong jackpot prize ng Super Lotto 649 na sungkit ng isang lucky bettor. Kilala ko yan, kilala ko yan. Parang ako din. Kilos protesta kontra PUV modernization program ng Manibela, inabot ng madaling araw. May kasunod pa raw. Lakbayaw 2024 ng pista ng Santo Niño, maagang pinaghahandaan ng Manila Police District. Pilipinas, muling pinagtibay ang One China Policy. Matapos batiin ni Pangulong Bongbong Marcos ang President-elect ng Taiwan. 65% ng mga Pilipino pabor sa pagtugon ng Marcos administration sa issue sa West Philippine Sea ayon sa isang survey. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, Philippines! Hello, world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako po, Giselle Rico Fort. Ito po si Jerry Baha. At ito ang... Pangunahing balita. Detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. 7:12, Engineer Tony Nanggel, 7:12 ang ating oras. Bingo! 7:18. Buha nga muna tayo ng update sa PAGASA. Tapos na kaya ang pagdurusa ng mga taga Davao sa shear line. Si Chanel Dominguez ng DOST PAGASA. Ma'am Chanel, magandang morning! Magandang morning din po sa inyo at magandang morning din po sa ating mga tagapakinig. So sa ngayon, wala naman tayong binabantayang low pressure area o anumang bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero itong shear line nga po ay patuloy na magdadala ng malaking malawakang pag-ulan po dito sa kabuuan po ng Mindanao. Hindi pa pala tapos? Oh yes po, opo. Nako, mm-hmm. Eh saan naman? Lilipat ba ng lugar si shear line? So ngayon po, nasa Mindanao po talaga siya nakasentro po. Oo. At sa nakikita po natin sa mga datos po is aabot pa po ng January 20, possible po makapekto po yung shear line, lalo na dito sa may Metro Davao. Hanggang Sabado pa? Opo. Matagal-tagal pa. Pero kanina, kausap natin ang OCD ng Davao, Chanel, improving weather na raw sila, kaya nga nagbabalikan na sa yung mga evacuees. Ano bang pwede nating mabigay na advisory kung magtutuloy-tuloy pa yung shear line? Asahan na lang din po natin na mapahina na rin po yung shear line po. Mm-hmm. And abangan na lang din po yung mga nilalabas na weather advisory po ng PAGASA po. Dapat talaga laging nakabantay sa mga advisory. So yung pa rin ang possible na maapektuhan kung magtutuloy-tuloy, Davao provinces pa rin? Opo, yun, lalo na po sa eastern section po ng Mindanao po, Caraga, Davao region po. Caraga and Davao region. Pero Ma'am Chanel, klaruhin nyo natin, bagamat magtatagal ho sa Sabado itong shear line, dyan sa may bahagi ng Kamindanawan, tama ho ba, pahina naman? Yes po, opo. Pa-improving weather naman po ang
ating inaasahan. Oh, kahit papaano, good news din sa ating mga kababayan. Nasa 3,000 yata yung inilikas dyan sa Davao Region. Oo. Paano ho ba nabubuo yung Sheerlan? Kasi hindi pa bago lang yan eh. Bago lang yung, hindi pa gaano nating matagal na kilala si Sheerlan. Ma'am Chanel eh, di ba? Kung familiar po tayo, ang tawag po natin sa Sheerline dati is tail end of a cold front. Ayun, nagpalit lang pala ng pangalan. At yung Sheerline po is nabubuo po siya dahil sa salubungan po ng mainit na hangin, which is easterlies, at malamig na hangin na northeast monsoon po. Kilala na pala natin siya. Nagbago lang pangalan. Pinaikli lang. Anyo lang. Ang haba nga naman eh. Tail end of a cold front. Sheerline. Ayan, si Sheerline na yan. Hindi ba natin pwedeng ilipat si Sheerline dito sa Luzon, Ma'am Chanel? Para, kasi may mga affected na ng El Nino dito sa Luzon eh. Possible naman po kapag humina po itong northeast monsoon po natin, possible po umangat din po itong axis ng Sheerline po. Ah, ganun. Opo. Pwedeng umangat ng hanggang saan? Kasi po yung northeast monsoon po natin is nakaka-apekto po hanggang Visayas. So yung salubungan po nila ng northeast monsoon tsaka ng easterlies, yun po yung nagiging Sheerline po. Ayun. So once po na humina yung northeast monsoon, ayun po, possible po sa may eastern sections po ulit ng Pilipinas, lalo na po sa Bicol region po. Yung... Pwedeng umabot yung ulan na yan. Opo. Ito palang malamig na hangin natin, itong northeast monsoon, umaabot ng Visayas. Yes po, opo. So anong expected natin na meron tayong ganito kagandang lamig ng panahon dito sa Metro Manila at ibang bahagi ng Luzon? Aasahan na lang po din natin po yung mga pulupulong mahihina pong pag-ulan dahil po sa northeast monsoon po. Mm-hmm. Kahit kasabay po ng malamig na hangin po nating nararanasan. Okay. Ma'am Chanel, maraming salamat. Maraming salamat din po at magandang umaga din po ulit. Chanel tayo. Dominguez ng PAGASA. Samantala, sumampa na sa mahigit 30,000 individual o 6,428 families ang naapektuhan ng matinding pagbaha, landslide, epekto ng shearline dyan nga po sa Davao. Ayon kay OCD Region 11 Director Ednar Dayang Hirang, lubos na naapektuhan ng Davao de Oro kung saan ay nasa 454 families ang hanggang ngayon ay nananatili sa mga evacuation centers. Habang 261 families ang nasa evacuation center sa Davao Oriental at 22 families dyan sa Davao del Norte. Suspendido pa rin ang pasok sa eskwelahan sa 34 na munisipalidad at pati na rin ang trabaho sa 14 na munisipalidad. Konti-konti na lang po. Konti na lang. Mga early warning systems natin, yung mga river webcams natin na nagpapakita na bumababa na yung tubig. Mabuti naman, ano? Kaya kinancel na rin ng PAGASA yung orange warning nila. Oh. But of course, tuloy-tuloy kasi yung weather systems natin, yung northeasterly winds, yung mainit na hangin galing sa Pacific Ocean. So, we expect these things to continue. Si Director Ednar Dayang Hirang ng OCD Region 11. Uy, nadagdagan ho ang bagong milyonaryo sa loto ng PCSO. Magkaraang masungkit ang jackpot price na umaabot sa mahigit 6,640 milyon sa draw ng Super Lotto 649. Maswerte ho na nakuha na nag-iisang lucky bettor ang winning combination na 26, 33, 14, 48, 6 at 42. Wala namang nanalo sa Ultra Lotto 658 at sa Lotto 642 kahapon. Swerte naman. Viral sa social media ang post ng isang mister matapos itong sorpresahin ng money bouquet ang misis na bagong pakanak sa kanilang second baby. Baka ito yung nanalo sa loto. Hindi kaya. Ayan o, ang daing pere. Oh? Sadyang mahal na mahal lang ang misis. Sa kanyang FB post, sinabi ni Rami Mark Dongyapon, pasasalamat niya ito sa misis niyang si Cassandra na malaki ang sinakripisyo sa kanilang pamilya at binigyan siya ng dalawang anak. Nagsilang si Cassandra sa kanilang ikalawang baby ni Rami sa Davao Oriental Medical Center. Ang netizens naman na pa sana all, lalo na ang mga babae na nabaitan sa mister ni Cassandra. Hanggang kahapon umakyat na sa halos 50,000 shares at 6,000 reactions ang nasabing post.
Magkakasahu ulit ng kilos protesta ang grupong Manibela sa mga susunod na araw kontra PUB Modernization Program. Ayon kay Manibela President Mar Balbuena, hindi sila titigil hanggat walang inilalatag na win-win solution ng pamahalaan. Nilinaw ni Balbuena na hindi naman nila ipinababasura ang programa at nais lang nilang magbigay ng opsyon ng gobyerno kung paano magiging magaan ang pagsusulong ng modernisasyon sa sektor. Dagdag pa ho ng leader, 5-10% lang ng higit 70% chuper at operator na nakapag-consolidate ang tinakot o natakot para sumunod daw sa PUB modernization. Magpapatuloy ito sa susunod na mga araw, na mga linggo, hindi ho kami titigil. Ito po ay panawagan, hindi po ito panggulo, hindi po ito pamemeruisyo. Ito lamang po yung last resort namin. Gusto namin makipagdialogo, nagaharapin kami, pinapagikot kami, dinitrimol kami. Hindi ho kami pinapagikot. Ang tinig ni Mar Balbuena, ang pangulo ng grupong Manibela. Yan nga ang grupo ho ng pagkilos na yan ng grupong Manibela ay inabot ng umaga. Manibela at Piston. Inumaga pala sila diyan sa Welcome Rotonda. Na-disperse sa mga miyembro ng dalawang grupo pasado alauna ng madaling araw matapos ngang i-anunsyo ni Manibela Chairman Mar Balbuena ang pansamantalang pagtatapos ng kanilang kilos protesta. Ito ay upang makapagpahinga naman ang mga jeepney drivers matapos ang mahabang oras sa lansangan at protest caravan na nagsimula sa UP Diliman kahapon. Nagbanta si Balbuena na muling magsasagawa ng katulad na pagkilos sa mga susunod na araw hanggat hindi pinakikinggan ang kanilang hinaing. Tiniyak ho naman ng Pilipinas na sumusunod ang bansa sa One China Policy matapos batiin ni Pangulong Bongbong Marcos ang si Lai Ching-te, ang bagong halal ho na Pangulo ng Taiwan. Nilinaw ho ng DFA na ang pagbati ni Pangulong Marcos kay Lai ay pasasalamat lamang para sa pangangalaga sa mga OFW sa Taiwan at sa pagkakaroon daw ng matagumpay na democratic process. Bilang paggalang sa One China Policy, walang diplomatic ties ang Pilipinas sa Taiwan na bumukod na ho sa China simula pa 1949. Matatanda ang ikinagalit ng China ang pagbati ng Pangulo sa bagong leader ng Taiwan at inakusahan si PBBM na nanghihimasok sa kanilang internal affairs. Sinimula na ng Manila Police District ang paghahanda para sa Lakbayaw Festival sa pista ng Santo Niño sa Tondo na nakatakda January 21. Ayon sa MPD, bilang bahagi ng security measures, ipagbabawal muna ang street vendors sa Ilaya Street mula 15. Nagsimula na 15 hanggang sa mismong araw ng kapistahan. Ito ay upang bigyang daan ang libo-libong deboto na inaasahang daragsa sa lugar para sa pagdiriwang. Sinabi rin ni MPD Station 2 Commander Lieutenant Colonel Wilson Villaruel na magsasagawa ang kanilang mga tauhan ng regular routine patrolling sa paligid ng Santo Niño Church upang mapanatili ang kalinisan sa lugar habang sinimula na rin ang flashing operations sa magiging ruta ng prosesyon. Magdideploy naman ang MPD ng karagdagang mga tauhan upang panatilihin ang seguridad sa kapistahan. Susunod! Sino itong isang dating sikat na aktor na hinihinalang gumigimik lang at ginagamit na issue ang umano'y paghihiwalay na sila o hiwalay na sila ng kanyang misis? Alam mo kung bakit? Bakit daw? Para makabalik sa showbiz. Ganon? Baka nalalaos na. Kunwari, hiwalay na sila ng misis. Natatabunan na yung pangalan sa karera, kaya ganun. Misis, sampigahin mo nga yan. Sampigahin mo nga yung mister mo na yan. Sino yan? At iba pang mga nagbabagang balita. Sa pagpapatuloy ng... Pangunahing Balita! 729. Ang balitang ito... Elsa Bartolomeu, magandang morning. Ang dami nagte-text dito, Gisela. Anong sabi? Kinikilala kang mabuti. Bakit naman? At meron pang nagtatanong, si Marian Rivera po ba yung kasama nyo na yan? Agang buladas. Aha. Ma'am Ermeline Guan, magandang morning. Tsaka sa kanyang mother Linda at kay Carl Emmanuel na lagi raw nakatutok. 24 oras. Aya Jerome Tang. Ito muna, alamin natin
ang epekto sa presyuhan ng gulay ng malamig na panahon. Ihahatid sa atin ni RH5, Val Gonzalez. Come in, Val! Jerry at Giselle, itong nakikita ninyong ito, walang ka-epekto yung andap. Napakaganda lang niya ng repolyong ito. Ang ganda nga, ano? Oo. Saan ba galing yan? China? Galing ng Baguio. Imported pala. Galing ng Baguio ito. Baguio? Ang ganda, ano? Kung makikita mo ito, talagang mapapabili ka. Dahil bukod sa napakaganda ng itsura nito, ang ganda rin ng presyo. Gano? 30 pesos lang yung kada kilo. Mm-hmm. 30 pesos. Nung mga nakalipas na panahon, nung magpapasko ito, nasa 120 pesos yung kada kilo. Oh. Yun yung presyo nito. Pero ngayon Bansa presyo. So wala pang epekto ang andap sa presyohan ng gulay. Mura na to, Jerry. Itong niya... Kaya nga, mura. Oo. Ito, sobrang napakababa na nitong 30 pesos. Higit triple yung ibinaba mula nung Disyembre. Okay, yun yung presyuhan ngayon nitong pero kung makikita mo, parang wala namang epekto ng andap itong itsura nito. Mukhang overproduction lang, pero hindi ko alam kung paano ito i-impact para magtagal yung kanyang buhay. Ang ginagawa ng mga nagtitinda rito, Jerry at Giselle, tinatanggalan na lang kung ano yung nasa labas na dahon nito, tawag dito, talukap dito, yun yung tinatanggal. Hanggang sa lumit, yun yung itinatanggal ng pag-iimbak dito sa repolyong ito. Kaya iba pang mga presyo ay maayos naman yung presyo dahil... Tandaan yung niya talong. Ayan, ang ganda rin ng talong, ah. Oh, galing lang niya Bulacan ito, Jerry. Galing lang niya Bulacan. Isang daan yung kada kilo nitong talong na ito na galing niya sa Tawigan ng Bulacan. Mm-hmm. Ito nga ang palaya na pagkahaba-haba, pagkalaki-laki nga rin. Ito. Magkano yan? Magkano? 100 pesos yung kada kilo. Hindi ko mahalan. 100. Mapait ba yan? Kamagin nga, Jerry. Mapait ba yung ampalaya na yan? Depende sa luto. depende sa magluluto. Huwag ka daw halo ng halo. Kung hindi marunong, mapait talaga yan. Correct, papait kung hindi marunong. Pero yung mga kababayan ni Giselle dyan sa Bulacan, siguradong marunong magluto. Hindi mo mararamdaman na yan ay ampalayang mapait. Kapag masama ang loob nung nemesis nung nagluluto, nako, sigurado mapait yan. Paggalit. Dapat nga raw na, Jerry, nakangitik kapag ikaw nagluluto. Ayan, dapat. Yung presyo ng iba pang mga lowland vegetables, yung pitay, 50 pesos ang kada kilo, ang kalabasa, 40 pesos ang kada kilo, yung kamatis, 45 pesos ang kada kilo. Mm-hmm. Yung red onion, ito, 120 pesos, galing ng Nueva Ecija. Mm-hmm. Yung pulang sibuyas, yung white onion naman, 50 pesos. Itong luya, ay 100 yung kada kilo. Ito, galing ng Central Luzon pa rin ito. Yung itong luya nito at iba pang mga produkto na galing sa iba't ibang lugar sa Central at North Luzon. Yung mga nagdadayat cherry at yung presyuhan ng pang green salad. Yung romaine, 130 pesos yung kada kilo. Yung, siyempre, hahaluan mo yan ng carrots, 100 pesos yung kada kilo. Yung yung hombok ay 35 yung kada kilo. Medyo mura na yung presyo na 35 kada kilo. Itong hombok na ito, nagaling pa rin siyempre yan sa bahagi ng Cordillera at iba mga lalawigan yan sa bahagi ng Benguet. So yan yung regular na nakalatag na
Katiwa Center, Katiwa Store, dito sa kahabaan ng Maginhawa Street, dito sa Quezon City. Habang yung itlog naman ay 8 pesos yung kada kilo, yung bigas, medyo mataas nga lang, 55 pesos yung kada kilo. Ang bigas, nagaling pa rin yan sa number one rice producing province ng ating bansa, ang lalawigan ng Nueva Ecija. Yung ating mga kababayan na nagdadaan dito sa Maginhawa Street ay sila, yung mga parokyanong alam na kung kapag araw ng Miyerkules ay naglalatag ng Katiwa Store dito sa kaapaan ng Maginhawa Street dito sa Quezon City. Para sa kauna-una ng Pilipinas, DJ Rich, ako naman, Pal Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa video. Sama-sama tayo, Pilipin. Thank you, Val! Wala daw hong naging epekto sa industriya ng turismo sa Baguio City ang gastroenteritis outbreak na ngayon ay nakontrol na ng kagawaran ng kalusugan. Ito ay batay na rin sa bilang ng mga turista na dumalaw sa summer capital noong weekend. Ayon o kay Mayor Benjamin Magalong, inaasahan niya ang pagdagsa ng mga turista para sa inaabangan na Baguio Flower Festival o Panagbanga Festival na magsisimula sa entrada ng susunod na buwan. 7:41 ng ating oras. Ipinatawag ng China ang ambassador ng Pilipinas matapos batiin ni Pangulong Bongbong Marcos ang nanalong presidente ng Taiwan na si Lai Ching-te. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning, pinagpapaliwanag nila si Ambassador Jaime Flor Cruz tungkol sa umano'y paglabag ni PBBM sa kanilang One China Principle. Kasabay nito ang babala ng China sa Pilipinas na huwag maglalaro ng apoy at huwag makialam sa internal affairs ng kanilang bansa. Yun bang pagsaway sa pagbati? Eh, di ba pakikialam din yan? Parang bumati ka lang. tapos nagalit sila. Parang ginantihan mo lang din. Di ba sila nga yung nangingialam? Oo nga. Nangingialam ka eh. Galit diba, sa gawain eh. Sila yung nangingialam talaga. Pinayuhan din ni Mao si Pangulong Marcos, naging advisor pa, na magbasa ng maraming libro upang maintindihan ang mga issue ng China-Taiwan at makabuo ng tamang konklusyon. Ganun talaga, no? Bumati ka lang eh, may nagagalit. May mali na agad. May mali na kaagad. Malaking paglabag daw sa kanilang One China Policy. Kaya naman ang... So, sa susunod, kung may babatiin si PBBM, kailangan magpaalam muna sa China? Basta wag lang kaaway ng China. Obo. Di ba yun ang pakikialam nga? Di ba yun nga ang pakikialam? Ayun na nga. Basa. Sa kaugnay hong balita, mayorya ng mga Pilipino ang pabor sa pagtugon ng Marcos administration sa tensyon ng Pilipinas at China sa May West Philippine Sea. Sa fourth quarter tugon ng mass survey ng Okta Research, katumbas ho ito ng 61% sang-ayon, bahagyang mataas sa dating 58% noon. 8% naman ang tutol sa taktika ng pamahalaan, habang 31% ang walang desisyon sa usapin. Nagmula ho ang pinakamataas na rating ng pagsang-ayon sa National Capital Region na mayroong 67%. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Yeah. Oy, ang dami nagtatanong ha, gustong makilala si Giselle. Si Giselle Recaport po itong kasama ko rin eh. Ang dami nagtatanong, sino ba yang magandang dilag na yan? Nahatak lang po, nagsusulat lang. Ito, may nagtatanong pa, ano ba lahi ni Giselle? Uy, grabe. Bakit naman pati may lahi? Pati lahi mo, inaalam na ngayon ha. Ano bang itsura? Ano ba? Tinawana. Eh, sa susunod do, mama, makikilala, makikilatis ng ninyo ng gusto. Abangan. Itong si Giselle. Aha. Ito. Et, sino nga ba ito? Sino nga ba itong dating sikat na aktor na ngayon daw ay ginagamit ang isyong sila ay hiwalay na ng kanyang misis para lang makabalik sa showbiz? Ganon. O ba, totoo kayang naghiwalay? O baka chika-chika lang? Drama lang yun para nga makabalik. Alamin natin, ihatid sa atin ang ating showbiz legend,
Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Good morning, ka Jerry. Good morning, good morning, Miss ano, Giselle, si Giselle. Giselle. Ayan. Si Katunying malat na malat eh. Ubusan ng boses. Namasyal muna dito sa paligid ng CCP. tinitingnan itong ano, itong Star City. Itong bukas na yung Ferris wheel. Mamaya pa yun. Anong oras ba nagbubukas ang Star City? Alas 12 ba? Yung bang caterpillar. Pero maaga yung mga pila eh. Yung bang caterpillar eh, hindi pwedeng paganahin kahit sandali, Sherwin. Baka naman yung may exemption kung si Katunin. Yung caterpillar lang. Oh, doon lang, nalulula na yun eh. Ang baba. Ang baba daw. Pangsanggol. Panginoon kong buhay ito. Ay, Marley! Yes! Oh. Yan ang ating DC. Ay, tapos na! Anyway, marami ang nagsasabi na ginamit nga raw ni Jericho Rosales ang isyong hiwalay na sila ng kanyang asawang si Kim Jones. Dapat kasi ay nagsalita na agad itong si Jericho Rosales kung hiwalay sila o hindi. Uh-oh. E pinabayaan para ng naturang aktor na matagalan ang pag-amin nito o pagsasabi nitong hindi sila hiwalay. Uh-oh. Nang ibig sabihin ay matagal na rin nawala itong si Jericho Rosales sa showbiz at ginamit daw ng nasabing aktor ang issue ng hiwalayan para lang sa ganon ay mapag-usapan uli siya sa showbiz Atlantia. Duda ng marami. Mm-mm. Ginamit lang talaga nitong si Jericho ang issue ng hiwalay dahil nagsalita ito na hindi sila hiwalay ng kanyang asawa. Late din na lang. Uli na. So hindi talaga hiwalay? Hindi hiwalay. Bakit ba pumutok yung balita na hiwalay? Dapat may ginawa ba? Oo, nung dapat ang pumutok yung balitang hiwalay na agad na nagsabi na hindi totoo yan. Diba? Ang nangyari, pinatagal pa nila ng pinatagal ang issue, pinag-usapan pa ng pinag-usapan ng mga tao kung hiwalay o hindi. Dahil uso nga ang hiwalayan ngayon sa showbiz world. Na para na pag-uusapan. Kaya sabi, napaka gimmick. Yan, yon. O gimmick or hindi totoo. Yan ang mga sinasabi ngayon ng netizens. Yan muna ang ating DZRH of Satis News. Ito po ang inyong RH47 na medyo bingi. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Yes! Ayan, si Morley Alinio. Pangunahing balita sa sports. Inirang ho ang pambansang kamaon na si Manny Pacquiao bilang honorary president ng Kerry Fighting Champion o ng Kerry Fighting Championship ng Taiwan. Ayon sa Team Pacquiao, ang akbang ay isang strategic effort upang mapalakas ang boxing scene sa Pilipinas at mapuunlad ang international collaboration sa larangan ng pampalakasan. Ang CFC ho ang unang professional boxing championship ng Taiwan. May karugtong pa? Ah, wala. Tapos na yun. Nabitin na naman. Tapos na pala. Pangunahing balita sa kalusugan. Sa ating health news, nabawasan na raw po ang mga smoker sa buong mundo sa nakalipas na mga taon. Ay, good news! Ayon sa World Health Organization, isa na lang sa bawat 5 adult ang kumukonsumo ng tobacco products o naninigarilyo noong 2022, mababa sa 1 sa bawat 5 noong year 2000. Teka, 1 na lang sa bawat 5 adult. Mababa sa 1 sa bawat 5. Eh, ganun din ah. Ano ba yung nakalagay, ka Jerry? 1 sa bawat 5. Yung dulo, isa sa bawat 3 yan. Ayun. Oh, ikaw nga pala. Ako nagsa. So, from 1 sa bawat 5 ngayon, dating 1 sa bawat 3. Oo, ayun. Yun. Okay. Corrected. Pero babala ng UN Health Agency, mananatiling mataas ang bilang ng mga namamatay sa sigarilyo sa mga darating pang taon. Pinatay ang 8 million na katao ang pinapatay ng sigarilyo kada taon, kabilang ang 1.3 million non-smoker o na-expose lang sa second-hand smoke. Ayun, matindi pala talaga din ang second-hand smoke. Ano? Nako, dapat na pagsasabihan din yung mga taxi driver, Diyos mio, pag sumakay ka, para kang nanigarilyo.
Talagang kumakapit sa katawan mo. Pero hindi naman naninigarilyo habang may sakay. Hindi naman. Pero halatang may nanigarilyo sa loob. Oo, dahil kumakapit ang amoy nun sa katawan niya, sa bunganga niya. Pati sa katawan niya, ng sa pasahero pagbaba. Mm-hmm. Pero yung ang nauuso na ngayon, ang vape eh. Ayun, mas marami. Ang vape, maraming nang gumagamit ngayon. Mga kabata. Smoking pa rin ba ang tawag kahit na vaping, vape ang ginagamit? Oo yata ka, Jerry, dahil ang WHO na nawagan ng pandaigdigang ban sa mga flavored vape. Dahil sing delikado rin daw yan ng tobacco products. Ganun ba? Eh lalo na siguro kung smuggled. Hindi ka sigurado. Hindi ka sigurado kung anong alam. O, tinan nyo na. Si Giselle, hindi naman ito naninigarilyo pero nag-aalangan doon. Yung, nabalita nitong nakaraan na inismuggle na nasabat ng customs, yung ano bang brand yun? Flava. Flava. Nako, ingat-ingat ho kayo dyan ha, na ini-smuggle pala yan dito. Hindi nyo alam kung anong laman. Baka ang nahihitit na ninyo, dahil smuggled, hindi dumaan sa tamang pagsusuri, baka cyanide na yan. Ay, patay tayo dyan. Nako po, inang. Nagatid po ng kabuuan ng ating mga pangunahing balita. Ito po si Jerry Baha. Sa ngalan ho ni Anthony Taberna, ako po Giselle Ricofort. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy, 8 minuto na lang, 8:00 na. Ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha. Dos por dos! Dos por dos! Ay, Kuyang Elmer Ngo! Tuloy ba? Tuloy ba? Ah, tuloy ba? Teka, kailan ba yun? Matagal pa pala, ano? Baka pabago-bago ang panahon natin, no? Baka may kailangan ng baguhin sa inyong mga bahay, ha? Tulad ng bubong na baka marupok na. Buti na lang may bubong na maaasahan gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Yan, para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Jerry Loom, pre-painted ka na! Kuyang Rommel Sitin, magandang morning, Kuya Dennis. Kumusta ba dyan sa ASEA, sa Subic? Naku, pulibok na naman ba? Totoo ba? Naku naman. Paano ba makakasingit dyan? Napaka daming gustong magpunta dyan sa ASEA, no? Narito na po ang all-new Cherry Tigo 5X Pro Hybrid. Ang pinakabagong hybrid vehicle na makakasama mo sa pang-araw-araw na biyahe ng barkada o ng pamilya. Fuel efficient at 6-6 features na swak sa katulad mong naghahanap ng sasakyang pangmalakasan ng dating, safe at panalo sa advanced functionality. Meron itong 1.5 liter turbocharged engine at 48 volt hybrid system na nagpapababa sa fuel consumption. O diba? Suwabe sa kalsada, tipid sa gasolina. Secured ka dito dahil meron din itong 6 na airbags, full LED lights at double row daytime running lights, tulong para sa mas ligtas na biyahe. Kaya naman kung gusto mo nang masubukan ang all-new Cherry Tigo 5X Pro Hybrid, ay bumisita sa kanilang mga dealer at puntahan ang www.cherryauto.ph. Yun! Talaga naman! Ay, nahina ako pala. Ito ho yung tinututukan nating pondo na inilalaan sa mga kongresista natin, sa mga senador natin. Meron ho kaming nakuhang dokumento mula sa DPWH. Nakalista ho rito kung aling mga lugar o mga distrito ang nakakuha ng pinakamalalaking pondo by the billions. Maraming S. Hindi lang ho billion.
maniwala, sa maniwala at hindi kayo, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Importante yung nalalaman natin ito para tayo bilang mga constituent ng isang mambabatas, ng isang congressman halimbawa, o ng isang senador, eh inaalam natin, asan yan? Saan napunta yan? Pinapakita ho natin sa DZRH television ang mga distrito, ang 20, ilan to Sherwin? 20 ba ito? Itong nasa listahan na yan. Ang mga districts na nakakuha ng pinakamalalaking allocation sa dating tinatawag na pork barrel. Hindi na nila tinatawag itong pork barrel ngayon. Ano ba tawag nila ngayon? Insertion? Hindi. Ayaw din nilang sa magiging insertion yan. Yan, basta. Pinakamalalaking dito sa top 20 na ito, ang pinakamababahong nakita ko sa lista ay almost 2 billion. Almost 2 billion pesos sa isang taon. Pinakamababa ho 'yun dito sa tatlong taon o sa apat na taon, 2020 hanggang 2023. Ang pinakamababa ay 2 billion dito ho sa top 20. Sa top 20 districts na nabiyaan, nabigyan ng pagkalalaking pondo. Ang pinakamalaki sa in a single year, sa isang taon lang, ay 25 billion. Wow! 25 billion. Magkano ang 10%? Kung 10% lang yan. 2.5. Naku, para namang parang buong panahon ka na pwede ka nang matulog para lang hindi na mauubos, kahit matulog ka na lang ng matulog. 10% pa lang yun, ha? Sino bang pumapayag ng 10% lang ngayon? Naku po, tingnan ho yan. Ayan ho yung mga districts na nakakuha ng pinakamalalaking pondo sa nakalipas na tatlong taon. Hanapin ninyo sa inyong mga kongresista. Nasaan yan? Saan mo nilagay yan? Yung napakalalaking pondo nang yan. Yan po ay sa DPWH pa lang, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Sa pangalan po ni Anthony Taberna, ito